Which one you like? I like this one. You like that one? Yeah, this one. You push it back. Hello. This one you choose from here. I don't have Huh? That one's actually down to 14 bucks for you as well. No. Yeah, but oh, it'll be. Ang cute nila. Ito yung nasa ano, Beauty and the Beast na movie. Wow. Yeah, Star Wars. Nasa EB Games tayo, guys. Tignan nyo naman, guys. Ang daming mga collectibles dito. Oh, mayroon din silang mini waffles. Dati ano hinahanap nyo? Wala, grobs lang. Ha? Nag-grobs lang. Tumingin lang kami. Yes, si Echo. Yung sa'yo? Dami nilang collectibles. Ah, yung mga wand ng Harry Potter. So, ayan guys. Dito kami sa butasan ng tenga. Papalagyan namin ng hikaw si Summer, guys. Kasi walang ano, wala siyang butas sa tenga. So, kabilaan yung ilalagay namin. Ayan. Dito kasi sa Australia, guys, hindi uso yung baby pa lang bubutasan na yung tenga. Diyan sa Pinas kasi normal yun, di ba? Dito, syempre, pinapalaki muna nilang bata. Tapos, depende sa bata kung gustong magpalagay ng, ano, ng hikaw. Then, so, ayan, eh, nakadaan kami dito kasi si Kuya JL, nagbumiling hikaw. Meron kasi siyang butas sa tenga. So, sabi na lang din namin na, ano, sinabi ko kay Daddy na magpalagay na lang din ng butas si Summer. Kasi, syempre, para at least makahikaw din siya. Then, ayan, nung una, tawa-tawa pa siya, nakausap pa siya ng mga gumagawa. Then, okay naman sa kanya nung una kasi relax-relax pa siya. Then, ayan, pagka, ano, nung katagalan, parang naramdaman niya siguro na ito na talaga to. Medyo taba na siya. Yan, inagyan na niya. Okay naman sila dito, guys. Mano talaga sila. Meron silang mga lisensya na ganyan. Na pwede silang magbutas na, na mag-alagay ng mga piercing. So, yung, ano, nung, yung butik naman na to, guys, medyo, ano, medyo shala-shala din siya. Then, maganda din yung mga hikaw nila. Nakabili nga si Kuya ng hikaw dito. Ayan, pinakausap ko siya sa Summer. Then, sinasabi nila kung paano, anuhin, anong ilalagay na panlinis. Tapos, kung ano yung pag, ano, pag natutulog siya para hindi niya mahigaan or hindi magsugat yung tenga niya. So, marami sila mga sinasabi na, na dapat gawin. Pero, syempre guys, alam nyo naman, alam naman natin yan, tenga lang naman yan. Sabi ko kay Summer, Diyos ko, mas masakit pa yung kagat ng pusa at kalimut ng pusa sa kanya. Kesa dyan, parang kagat lang ng langgam niya. Then, and na-injectionan nga siya ng flu siya sa shoulder niya nung nakaraan. Iyak on your ears. So, sabi ko, mas masakit pa yung injection niya ng doktor kesa dyan. Then, okay naman siya. Tapos yan, naano na nila. Ready na sila para... Pinasabay ko na guys kasi dapat straight your head darling. Straight your head, straight your back. Hindi sabay. That's it. So sabi ko isabay na para at least hindi siya matakot kung sabay ito. So nilalagyan pa nila ng marker para at least pantay yung pagkalagay ng dalawang hikaw. Yung isa bago pa kaya medyo nasaktan si Summer dyan dun sa mga nakaputi. Pero yung naka-stripe, ayan, matagal na. Straight your head, darling. Or else dyan. It will be on kaya, not in the right place. Mas maganda siyang magan. Magturo. So, ayan, si Daddy nga lumabas eh. Kasi syempre alam niya masasaktan si Summer. So, ayan na guys. Mag-ano na siya. Nilalagyan nila ng marker at mini-make sure. Tapos pinapatingin pa nila sa akin yan kung okay na ba. Pero kung hindi don't pa, move. Hindi pa pantay para sa akin. Ayan, babaguhin nila.
So, don't move. Yung nakaputi, tignan nyo naman, humawak nung ano, yung baril pang piercing. Ang layo-layo, takot-takot. Gano'n mo naman yung isa, di ba? Inumiyak ako all sa Amar God, pero huminto naman siya agad. Kasi nga, ano lang, nasaktan lang siguro siya sa kapila. All done, don't move, all done. Kasi doon din ako. Head up straight. Head up straight. Oh, thank you, bye.